Kumusta guys? Welcome back to my YouTube channel. Ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. At today, ang lulutuin natin ay isa sa pinakamadaling lutuing ulam. Kung mabilis kang kumilos sa kusina, around 30 minutes meron ka ng ganitong ulam. Pero if talagang nagmamadali ka, skip mo na tong video na to. Magprito ka na lang ng itlog mo. Madaling-madali ka kasi. Pero if gusto mong magluto ng ulam na may mahihigop na mainit na sabaw na bagay ngayong maulan, and at the same time, sobrang masustansya dahil isda at gulay ang gamit natin dito, ang lulutuin natin today ay pesang isda with ginisang miso. Guys, may natutunan ako nung bata ko, nakapartner pala nitong pesang isda na napanood kong niluluto ng lola ng kaklasiko na napansin kong hindi ginagawa ng karamihan. Which is ituturo ko sa inyo sa last part ng video na to. Tiyak na mapapa-extra rice ka talaga. Yung kompletong list of ingredients na madaling kopyahin at screenshot at ang ating shoutouts ay parehong nasa last part ng video. Kung gusto mong matutong magluto niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pindutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Ito na guys yung ating mga ingredients. Una, canola oil or any cooking oil of your choice. Next, 450 grams of biluan or kahit anong isda na may puting laman gaya ng maya-maya. Usually, ang ginagamit na isda sa recipe na to ay dalag pero ayaw ng mom ko dahil sobrang nalalansan siya. Kahit nilagyan na ng luya. Pero if low budget talaga at nagtitipid, pwede rin kayong gumamit ng tilapia, matambaka, alumahan, yung malalaking galunggong. Basta depende sa inyo, wag lang yung goldfish. Next, 6 cloves of garlic, minced, 1 red onion, sliced, 3 thumb size of ginger, sliced, 5 cups of rice washing or hugas bigas. Oh, para wala na nang magtanong, yun po yung pinaghugasan ng bigas, yung pangalawang hugas. Ito kasi yung medyo nagpapalapot ng kaunti ng sabaw natin. Pero pwede rin tubig if wala kang balak magsaing dahil marami ka pang bahaw. Next, 3 tablespoons of fish sauce or patis, 1 teaspoon of black peppercorns, 1 small cabbage or repolyo, quartered, 1 bundle or isang tali ng Bagyo pechay, 1 bundle or isang tali ng pechay Tagalog. Lahat na nabanggit kong leafy vegetables ay sobrang daming health benefits. Nakakatulong ito sa maayos sa digestion ng ating mga tiyan dahil mataas ang mga ito sa fiber. Nakakatulong din ang mga ito para makaiwas sa iba't ibang klase ng cancer. Maganda siya sa puso dahil nakakatulong ang mga ito makapagpababa ng blood pressure at may specific compounds at nutrients na kailangan ng ating puso. Hindi po love life ha. Hindi ka kayang bigyan ng love life ng gulay. Ang mga sinasabi kong compounds ay para makaiwas tayo sa mga heart disease. Green onions, salt and ground black pepper to taste, and gagamitin natin later yan sa mga isda natin. Para sa ginisang miso or pwedeng miso sauce if gagawin yung masabaw, ang mga ingredients natin ay una, canola oil or any cooking oil of your choice. Next, 1 piece mashed tofu or dinurog na hilaw na tokwa, 1 cup of miso, 6 cloves of garlic, minced, 1 red onion, sliced, 4 pieces tomatoes, sliced, 1 cup of water, and soy sauce to taste. Optional lang guys yung ating soy sauce, depende sa alat ng nabili nyong miso. Depende kasi, iba-iba kasi yung brand or kung sa palengke. Basta tikman nyo muna. If sobrang alat na or maalat na talaga siya, pwede nyo na kayong huwag maglagay nito. Pero if matabang yung miso na nabili nyo, pwede kayong magdagdag pa ng soy sauce. Okay? Una guys, i-season muna natin ang ating mga fish. Lagyan muna natin ito ng kaunting asin at paminta para may lasa na mismo yung isda natin. Ayan, pagkatapos yan, hayaan muna natin ma-absorb ng mga isda natin ang mga pampalasa nilagay natin. Siguro around 5 to 10 minutes. Habang hinihintay nyo yan, pwede nyo isabay ang pagpe-prepare ng iba pang mga ingredients. After 5 to 10 minutes, iprito na natin ang ating mga isda sa mainit na mantika. Malamang, maluluto ba yun if malamig? Ayan, iprito lang natin ito ng 3 to 4 minutes. Chimal bago.
minutes. Ayan. Each side or basta naging golden brown na yung kulay niya tulad niyan. Guys, hindi na natin ipapakitang piniprito natin yung lahat ng isda. Gusto niya ba? I-edit ko to ulit. Dalawa pala guys ang reason kaya natin piniprito ang isda bago ilagay sa sabaw later. Una, since naprito ng isda, medyo magiging matigas sa yung meat niya at hindi madaling madurog ang isda kapag nasa sabaw na siya later. Pangalawa ay magkakaroon ng linamnam or dagdag na flavor ang sabaw natin dahil sa lasa ng pritong isda. Ayan, next, mag-isa na tayo. Una, nilagyan na natin ating luya, pampatanggalin ang lansa, and at the same time, pampalasa. Next, ilagyan na natin ang ating mga sibuyas. Ayan, igisa lang natin to. Ayan, at ilagay na rin natin ang ating mga bawang. Ayan, igisa lang natin to. Kapag luto na yan, or kapag okay na yan, ay ilagay na natin ang ating rice washing or hugas bigas. Ayan. Guys, kaya tayo naglalagay ng hugas bigas ay para maging malapot ng kaunti ang ating sabaw. Ayan. Pero pwede rin naman tubig if wala kayong na-prepare na hugas bigas. Ayan. Pagkatapos yan ay takpan natin at hintayan nating kumulo. Ayan. Kumukulo na to. Pagkakulo niyan guys ay ilagay na natin ang mga prinito nating isda kanina. Ayan. At isunod na rin natin ang ating patis. Ilagay na rin natin ang ating pamintang buo. Pagkatapos na itakpan muna natin to at pakuluin ng 5 minutes in low heat. Ayan, kumukulo na to. After 5 minutes, ilalagay na natin ang ating mga gulay. Tatlong klase ng dahon na gulay ang nilagay natin dito kasi sobrang mahilig tayong kumain ng gulay. Lalo na yung pechay. Sarap kaya ng pechay. Ayan, nilagay na natin yung ating mga repolyo, sinunod natin ang ating Baguio pechay, at nilagay na rin natin ang ating pechay Tagalog. I-press lang natin ito at ilubog sa sabaw para mas mapadali ang pagluluto. At takpan natin ito saglit at pakuluin ng 1 minute. Ayan, after 1 minute, ilagay na natin ang ating green onions. Ayan, mas lalo magpapasarap ito ng ating sabaw, itong ating green onions. Pagkalagay niyan, ay takpan natin to ulit at pakuluin ng another 2 minutes or hanggang maluto ang ating mga gulay. At syempre, para lumasa na rin ang ating green onions sa ating sabaw. Ayan, takpan muna natin to. After 2 minutes, ayan, tikman na natin to. Sobrang tabang pa, kaya lagyan natin ng kaunting asin. Kaunting asin lang guys ha, dahil hindi natin sobrang tataasan ang timpla nito. Dahil lulutuin na natin yung kapartner nitong miso na talaga namang panalo sa sarap. Kailangan guys, medyo matabang ang gagawin yung timpla sa pesa if gagawin nyo yung miso na sauce para kapag pinagpartner nyo later ay hindi maalat at talagang para ma-enjoy ninyo. Ayan, okay na to. Lutuin na natin yung ating ginisang miso. Next, gawin na natin ang ating ginisang miso. Una sa mainit na mantika ay nilagay na natin ang ating mga sibuyas. Ilagay na rin natin ang ating mga bawang. Ayan, igisa lang natin to. Kapag okay na yan ay ilagay na rin natin ang ating mga kamatis. Ay, pinapahiya ako ng kamatis cause of delay. Ayan, igisa lang natin to. Hintayin natin lumambot ang mga kamatis at once malambot na yan ay i-press natin ang sandok para madurog. Ayan, gaya niyan. Pagkatapos yan ay ilagay na natin ang ating dinurog na tokwa. Ang tokwa natin ay magiging source of protein din bukod sa isda dito sa ating dish. At pagkatapos yan ay isunod na natin ang ating miso. Ang miso guys ay maraming good bacteria since fermented siya kaya maganda siya sa ating tiyan. Ayan, haluin lang natin to. At since dry siya, ay lagyan natin to ng kaunting tubig.
Guys, hindi sauce ang gagawin ko rito ah, kaya medyo tuyot ng kaunti yung gagawin natin kasi masabaw na yung ating pesa. Kasi sabaw on sabaw. Pahingin salbabida, baka malunod tayo. Ayan, nilagyan na rin natin ng kaunting toyo. Yung toyo guys, nakadepende sa panlasa nyo at kung gaano katabang ang ginawa nyo sa pesa nyo. Guys, depende rin sa inyo if gagawin nyo ring masabaw itong miso nyo. If ayaw nyo ng ganitong kapartner ng pesa, yung iba guys, ang ginagawa ay patis na may kalamansi. Pero kayo rin, sinasabi ko sa inyo, mas masarap tong kapartner ng pesa. You are missing half of your life kapag hindi mo to natikman. Oy. Speaking of tikman, tikman na natin. Wow, sarap guys. Malinamnam na may kalat, na may kaunting asim. Serve na natin to guys. Eto na guys, luto na ang ating pesang isda with ginisang miso. Kung nagustuhan niyo yung recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto at pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button. At after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time mag-upload tayo ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako dun guys. Okay guys, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Ayun, shoutout kay Ma'am Lilia Wamsley. Sabi niya, nadagdagan na naman ng ipagmamalaki kong luto. Sabi ko, huwag ninyo nang palampasin ang video ng arkitektong chef. Magugulat at kung mag-demo, matutuwa kayo. Simple at unique. From Florida, USA. Pa-shoutout naman. Ayun. Wow, a viewer from USA. Thank you po, Ma'am Lilia Wamsley, for watching and sa support. I really appreciate that. Ingat po palagi and have a nice day. Shoutout kay Joyful Life. Oh, may checklist siya guys. Sabi niya, architect, check. Cook, check. Singer, check. Medyo comedian, check. Love it. Thank you, Joyful Life. Yes, very good vibes yung pangalan niya. Ay, yung name ng channel niya. Ayun. Thank you for watching and sa support. Ayun, shout out kay Rosalie Baloloy. Sabi niya, thank you for the great help because I got some of your recipes for my daily routine cooking as a domestic helper in Hong Kong and I'm happy watching your video. Ayun, hi po Ma'am Rosalie Baloloy. Thank you for watching and I'm glad na I was able to help you on your recipes. Hello po sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Saludo po kami sa inyo. Smile at ingat po palagi. Shoutout kay Ma'am Monette Navarro. Sabi niya, salamat at may mahusay nag-share ng beef caldereta. Naubos ang aming kanin kahit iyong totong. TY. Appear tayo dyan sa mga tirador ng totoong. Thank you po for watching Ma'am Monette Navarro. Niluto niya yung ating beef caldereta. If gusto nyo matry ang ating caldereta ay i-search nyo lang yung video ko. Next, shout out kay Monette Nablado. Wow, another Monette. Sabi niya, we'll try this version. Natawa ako sa ibuhos ang paminta pag gusto nyo ng maanghang. New subscriber here. Shout out sa next recipe po. Hashtag masiba here. Ayun. Thank you po Ma'am Monette for watching and subscribing. Pinanood po niya ang aking first ever recipe video dito sa YouTube. Natawa po siya sa mga kabaliwan ko doon sa video. Yun po yung ating original carbonara. Shoutout din kay Denise Diamse. New subscriber here, kaaliw panoorin, hehe, matututo ka na gumawa ng chocolatey champurado, matutuwa ka pa sa mga simpleng banat ng kusinerong arkitekto. More videos to come, please, pa-shoutout na rin po, God bless. Ayun, thank you Ma'am Denise Diamse for watching and subscribing. Hindi ko po sure kung na-pronounce ko po ng tama ang inyong surname, pero sana na-pronounce ko na maayos. Pinanood po niya yung ating Pinoy champurado recipe. If may balak po kayong magluto ng champurado for your family or for business, panoorin niyo po yung ating champurado recipe vid. Shout out kay Sawi ML. Nag-PM siya sa ating Facebook page. Sabi niya, new subs sa channel mo, Architect. Ang ganda ng kamay at jokes, pati mga recipes. Pa-shout po sa next vid mo. Ayun, pa-shout daw. Sumigaw daw ako. Joke lang. Ayun, thank you po, Shawi ML, for watching and subscribing. And thank you po sa compliments. God bless po.
Ayun, shoutout din kay Liz Bautista. Nag-PM din siya sa ating Facebook page. Sabi niya, request po sir, sana magluto din kayo ng papaitan. Pa-shoutout na rin po. Many thanks. Ayun. Thank you po for watching, Ma'am Liz Bautista. Sige po, ilo-line up natin yung papaitan kung paano magluto ang dad kong Ilocano. Yun po ang isi-share natin up nating recipe. Abang-abang na lang po kung kailan ko maluluto. Ayun, bali yun po muna guys ang ating shoutout for today. If gusto nyong magpa-shoutout, comment lang kayo guys sa mga videos ko at abangan if ikaw na ang next na masya-shoutout. Ayun, thank you for watching guys and see you on my next video. Thank you.